Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Mileto. Ang tayo muli dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Balitang Pinas. Subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, China ipinakita sa publiko ang kontrata nila kay Duterte. Duterte umamin din. At yun, paalala lamang, ito ating reaction video lamang. Ang naman sa masalarawang dito, bahagi lamang na ating reaction video. At yun, play na natin. Bago tayo magsimula ay huwag mo munang kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga napapanahong balita at issues. Inamin na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na totoong ang nag-usap sila noon ni Chinese President Xi Jinping tungkol sa West Philippine Sea. Pero giit niya, wala siyang isunuko at tanging pag-iwas lang sa gyera ang tinalakay nila. May babala pa si Duterte kay Pangulong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. China will decide to erect a naval base there. Can you stop it? Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagbigay linaw sa alegasyong may gentleman's agreement daw siya kay Chinese President Xi Jinping tungkol sa mga pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sa presko niya sa Davao City kagabi, kinumpirma ni Duterte na may usapan nga sila noon ni President Xi. The only thing I remember was that status quo. That's the word na walang galawan, no movement, no armed patrols there, as is where is, para walang magkagulo. I assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Unang pumotok ang isyu ng gentleman's agreement kuno ni Duterte sa China dahil sa sinabi ni dating presidential spokesman, Attorney Harry Roque noon, na pumayag daw si Duterte na hindi magpadala ng materyales para ayusin ang nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Paglilinaw naman ni Digong, as is where is nga, you cannot bring in materials to repair. Wala yan. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong na nakakatakot kung totoo ang kasunduan ni Duterte sa China. Hindi raw kasi katanggap-tanggap na pumapasok tayo sa secret agreement kung saan nakataya ang suberenya ng bansa. Pero sagot ni Duterte, kung may agreement man kami ni President Xi Jinping, walang secret agreement yan. We agree. Then after that, yung agreement namin, isasabi namin sa Foreign Affairs particularly to verbalize everything that is been said. Kung meron man. Binalaan din niya si Marcos na huwag buyuin ang China sa Ayungin Shoal para hindi magkagera. Lalo't hindi raw siya naniniwala na tutulong ang Amerika kung magkagulo. Di-repair nila at gumawa sila doon ng mga bahay-bahay kung saan. If they are really ready for that, ipatrol na nila yung Philippine Navy, the gray ships, and let us see what happened. Bukod sa isyu sa China, nagsalita na rin si Duterte tungkol sa mga iginihit ng China ang pagkakaroon ng gentleman's agreement ng Beijing at administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng West Philippine Sea o South China Sea. Batay kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, tumindi ang tensyon sa West Philippine Sea, partikular na sa Ayungin Shoal na tinatawag nitong Renejiao dahil sa anyay pagtanggi ng Pilipinas na alisin ang nakasadsad na BRP Sierra Madre. Gayun din ang pagtanggi ng kasalukuyang gobyerno sa pagkakaroon ng gentleman's agreement sa pagitan ng Beijing at Duterte administration. Ito nga mga kabalita natin na talagang tumitindi ang umanoy, tila nga ba pangako ng ating bansa dito sa mga Chekwang to o sa China, sa bahagi nga ng panunungkulan ng dating Pangulo nga si Duterte nga. Na ito ang hinahabol ng mga Chekwang to ng China sa ating bansa. Na walang kaalam-alam syempre yung ating kasalukuyang namumuno ngayon na si BBM nga, no, mga kabalita natin. Na kung saan talagang nagbigay pahayag itong si Duterte laban nga sa umanoy nagiging tugon ng ating Pangulo na umano'y isiwalat o ilabas ang tila nga ba sikretong napag-usapan o yung secret deal nga ng ating dating Pangulong Duterte dito sa China nga. Na ito nga tila nga ba ikinababahala o ikinatatakot at talagang kinakakaba nga ng ating Pangulo ngayon sa umano'y secret deal o talagang ito nga
gentleman agreement na napag-usapan nga ng mga Chekwang to ng China. Kaya habol na maalis o matanggal itong BRP Sierra Madre. Kaya ganoon na lamang din yung mga pagharang sa ating mga barko at yung mga ginagawa nilang hindi tama dito, no? Dahil may inaasahan silang gagawin ng ating bansa, yung alisin at tanggalin at tuluyang mapasakamay ng mga Chekwang to itong Ayungin Shoal nga na napakayaman sa oil at gas at mga mineral. Na napakayaman sa oil at gas at syempre sa mga pwedeng makuhang yamang dagat dito sa bahaging naiskubkubin o sakupin ng mga Chekwang to ng China. Na inaasahan talaga nila umano'y itong gentleman agreement kuno na pinag-usapan ng dating Pangulo at ng mga Chekwang to ng China. At yun, tuloy pa natin. Na rin umano ng Pilipinas ang kasalukuyang pagkakaunawaan ng China at Pilipinas sa issue ng Ayungin Shoal at nagpadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Itinatanggi ng Malacanang ang pagkakaroon ng pangako ng Pilipinas sa China na aalisin ang barko. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., nangingilabot siya sa umano'y gentleman's agreement na pinasok ni dating Pangulong Duterte sa China kaugnay ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pinabulaanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang aligasyon na umano'y pumasok ito sa isang gentleman's agreement sa pagitan niya at ni Chinese President Xi Jinping ukol sa West Philippine Sea. Sa isang press conference sa Davao City kagabi, April 11, kinuwento ni Duterte ang naging usapan nila ni President Xi sa kanyang state visit sa China noong siya pa ang Pangulo. Sinabi umano ni Duterte sa Chinese President na balak ng Pilipinas na kumuha ng langis sa West Philippine Sea, pero hindi pumayag si President Xi. Mr. President, we would insist that that China Sea, or not the whole of it, but there is a part of the China Sea that belongs to the Philippines. And since I would want to, you know, get savings instead of importing it from the exporting country, ako nang mag-dig, I will dig my oil there. I just want to let you know, ito ang sagot ni Xi Jinping. I am afraid you cannot do that. Sabi ko, why, Mr. President? Dinaritso ko na siya. I will get it from that portion of the Red China Sea that belongs to the Philippines. Sabi niya, please do not do it for the life of me. We are friends and I do not want to destroy that friendship. So what is in your mind, Mr. President? Sabi niya, because it would be in trouble. Ayon pa kay Duterte, kung pagpipilitan niya ay maaaring maglunsad ng gyera ang China at maaaring matunaw ang Pilipinas. Ang pagkaitindig ko pag sabi niya, there will be trouble if we insist on our own way there, China will go to war. Wala na umanong kasunod na meeting na nangyari pagkatapos noon. Wala rin umano siyang tinatago na anumang gentleman's agreement sa pagitan ng China at Pilipinas dahil kasama niyang pumunta noon sa China si dating National Defense Secretary Delphine Lorenzana, National Security Advisor Eduardo Año, former Armed Forces of the Philippines o AFP Chief Hermogenes Esperon Jr. at ilan pang cabinet members. The only thing I remember was that status quo. That's the word, na walang galawan, no movement, no armed patrols there, as Israelis, para walang magkagulo. I assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Samantala, hinamon din ito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na subukang magtayo ng gusali o anumang istruktura sa West Philippine Sea. Sabi ko kay Marcos, stop complaining and expounding on it. Do it and repair
Yun ang sasabi ko sa kanila. I challenge them na sila man na sa gobyerno ngayon, di repair nila at gumawa sila doon ng mga bahay-bahay kung saan. If they are really ready for that, gawin na nila ngayon gusto nilang gawin. I-patrol na nila yung Philippine Navy, the gray ships, and let us see what happened. Mr. President, I am urging, I'm challenging you to go to Alonan with the other ships and repair it. Di subukan nila. Kami takot. Ayaw namin ng gera. Go ahead. Bring in Japan and the rest of the ASEAN countries and let us see what happened. Tiniyak naman ni dating Pangulong Duterte na pag-aaralan din umano nito ang lahat ng mga agreement na pinasok ng pamahalaan noong panahon niya. Lilian Moreno, humahataw. At yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol ng mga pahigat balita dyan sa umano'y talagang nagiging pagpapahayag ng mga Chekwang to ng China laban nga sa ating bansa. Sa umano'y secret agreement na talagang ibinabato laban sa atin na talagang umano'y na ipangako o talagang naging bahagi nga ng usapan ng dating Pangulo nga si Duterte dito sa mga Chekwang to o sa China nga. Na ngayon nga ay talagang sinasaad ng dating Pangulo yung naging usapin nila no, patungkol nga sa tila nga ba umano nga nagiging gentleman agreement na to o yung mga naging usapan ng mga Chekwang to na kung saan yung ating dating Pangulo ay talagang tinatanggi na ito yung secret deal nila o naging sekretong pag-uusap ng mga Chekwang to o ng dating Pangulo umano. Na dito nga yung mga paratang sa kanya ay talagang itinatanggi ito. At ito nga ang tila nga ba nais na maisiwalat o mailabas nga ng ating Pangulo na sinasaad na dapat lamang na talagang ito ya ipaliwanag o talagang tuluyan nga nga maisa publiko kung ano man ang naging usapin o naging pagtalakay ng mga Chekwang to at syempre ng dating Pangulo ng umano ya gentleman agreement na to na talagang ito ang pinupukol sa dating Pangulo ngayon na umano ya na dito nga nakapaloob ang mga sekretong na pag-usapan ng ating dating Pangulo at ng mga Chekwang to ng China. Ito nga ang kinakabahala at ikinatatakot at talagang ikinakakabanga ng ating Pangulo nga si BBM nga dahil sa talagang nagiging usapan na talagang sekreto at talagang wala nga kaalam-alam yung ating bansa o yung ating Pangulo sa naging usapin ng mga Chekwang to at syempre ng dating Pangulo. Kaya ito yung naging tila nga ba rin pagpapahayag no laban dito na ilabas at talagang patunayan yung mga tila nga ba naging usapin o naging hakbang ng dating Pangulo dito sa mga Chekwang to o sa China na patuloy nilang inaasam at talagang patuloy na ninanais na makubkob o makuha nga itong ayungin syol at talagang may alis yung barko natin na naisadsad dito no na kung saan ito rin ang ipinapahayag ng dating Pangulo na subukan nilang gawin yung mga hakbang na talagang ayaw ng mga Chekwang to. Na dito nga itila nga ba ay magkakaroon ng hindi magandang tugunan no dito sa mga Chekwang to at syempre sa ating bansa. Kapag tuluyan nga daw umanong talagang maisaayos o gawin o talagang kumpunihin nga yung ating isinadsad na barko o lumang barko dito nga no, sa ayungin. Napatuloy nga kinukuha ito ng mga Chekwang to itong China nga itong ayungin dahil nga sa likas na yaman o talagang mapapakinabangan dito na lubhang malaki ang maitutulong sa kanya-kanyang ekonomiya no. Lalong-lalo na sa ating bansa na lubhang maraming makukuhang oil at gas na talagang pangangailangan nga ng ating bansa na gustong agawin na talagang magkamal itong mga Chekwang to o tuluyan nila nga sila ang makamina ng anumang nilalaman sa bahagi nga ng ayungin shoal. Kaya ganun na lamang talaga yung paghahabol at talagang pagnanais dito nga no, sa ayungin shoal na pinipilit ng mga Chekwang to ng China nga may agreement yung ating bansa na tatanggalin o aalisin. At talagang tuluyang mauukupa ng mga Chekwang to ng China pag mangyari ito no. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan at kayo na lang bahala magkomento sa ibaba na nais nyo i-komento patungkol dyan. At yun muli syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa
Balitang Pinas. Subscribe ka dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito mo lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.